Ngayon nga ang team ng Utah Jazz mga idol ay mukhang tutungo nga patungkol sa rebuild matapos nga nilang gawing available etong si Donovan Mitchell. Eto nga ang kanilang newly acquired na player na si Patrick Beverley ay meron ngang interest na nakukuha mula dito sa team ng Los Angeles Lakers. Isama na rin natin ang team ng Miami Heat. Hindi nga kasi mga idol sigurado ang future na eto ni Pat Bev dito nga sa Jazz at mukhang wala nga silang interest na palaruin nga etong si Pat Bev sa nilang team. Kaya nga mga idol, mukhang sasamantalahin ng team ng Los Angeles Lakers ang pagkakataon na makakuha nga ng point guard na fit nga sa kanilang team. Isang elite defensive guard mga idol na kahit papano'y maasahan mo nga sa kanyang mga 3-pointer. Mala 3-and-D player mga idol. Si Pat Bev nga last season sa Minnesota ay nag-average ng 34% sa kanyang mga 3-pointer. Very reliable nga yan mga idol dito sa NBA lalo na kapag gwardya. Kaya nga mga idol, napakagandang fit neto ni Pat Bev sa team ng Lakers. Kayang-kaya niyang matulungan itong ang kanilang lineup pagdating sa kanilang defensive problem. Hindi lang yan dahil ibang intensity rin ang dinadala neto ni Beverly mga idol sa mga team. Laging high energy nga siya maglaro, full of emotion. At siguradong maapektuhan nun ang team ng Los Angeles Lakers kung mapunta nga dito si Patrick Beverly. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ito ang napangaswerte na si KCP kay Davis Caldwell-Pope nakaka-trade lang dito sa Denver Nuggets. Nag-extend na nga kaagad siya mga idol, 2 years, 30 million. At talaga namang pagpapakita lang yan na itong si KCP ay napakagaling na role player. Hindi pa man nakakalaro sa Nuggets itong si KCP ng kahit isang segundo ay tiwala na nga sila sa kanyang madadala sa team. Isang 3-and-D player nga ito mga idol at talaga namang ang kanyang specialty ay ang kanyang catch and shoot 3-pointer na malaking tulong dito nga sa Nuggets lalo ng kakampi niya si Nikola Jokic. 39% lang naman mga idol ang kanyang percentage sa kanyang mga 3-pointer last season which is super taas nga. Ibig sabihin yan super efficient at talagang makasahan mo siya pagdating sa kanyang mga 3-pointer. At pag-usapan naman natin mga idol, ito nga ang team ng Sacramento Kings at kung paano pwede nilang gawing milyonaryo ang isang taong pumusta sa kanila. Ngayon kasing hindi pa nag-uumpisa ang regular season, meron nga ang pumusta ng $10,000 dito nga sa team ng Kings na manalo ng championship next season. At kapag nagawa nga yan ng Sacramento Kings, ang taong pumusta ay maaaring manalo ng $7.5 million. From 10,000 na pusta mga idol, aabot sa 7.5 million kapag nagkampiyon itong ang Kings sa parating na season. At talaga namang napakalabo niyan mga idol, na itong nakaraang dekada ay hindi man lang sila nakalaro ng kahit isang playoff game, NBA Finals pa kaya next season agad. Kaya nga mga idol, yan ang dahilan kung bakit napakalaki ng maaaring mapanalunan mo dito kapag pumusta ka sa Kings dahil almost impossible nga ito. Pero anyways mga idol, last balita na nga tayo, team ng Utah Jazz ginawa na ngang available lahat ng katirang veteran players sa trade talks. Ibig sabihin yan mga idol, mag-re-rebuild na talaga ito ang team ng Utah. At mukhang pipindutin na nila ang kanilang reset button. Mukhang hindi sila satisfied dito nga sa pairing ni Donovan Mitchell at ni Rudy Gobert. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!